Hi, this is Tina. So, hulaan nyo kung ano ang nakita ko sa baoy. Isang episode ng Cristy Fermin from Channel 2, dati pa from, I don't know, 1999? 1998? Who knows, but ayan, panoorin nyo, kasama ang 3 Days, the Pulis, Kerplunk, and H-Bomb, and of course, Gypsy Grind. So, enjoy, and let us know how it goes and how you like it. Sobrang luma na yung video, kasi luma na siya, okay? So, I enhanced the audio and the video. Just bear with us. Thank you! This portion is brought to you by Pampers. Kaya po ay magsitayo, lagay ang kanang kamay sa ating dibdib, at awitin ang pambansang bayan. Ibibigay natin sa ating winner for today with an average score of 87%. Our winner today is contestant number... Please stand by for this ABS-CBN news update. CBN. Patuloy na nagkikinig sa sambayan ng Pilipino sa 100 taon ng kauna-unahang republika sa mundong Asya at sa pagsalubong ng bansa sa bagong siglo. Ang programa ito ay atinyo ng New Breeze Color Rejoice New Comfort Fabric Conditioner, UFC Sangkap Sarap Flavor Mix, Whisper All Days Panty Liners, Duty Free Philippines, at ng Nor Rice Maids. Yay! Ako yun! Pagbabalik ng Cristy Fermin. Maraming salamat po.
This portion is brought to you by Sunsilk. At sa hapon po nito, mga kaibigan, ikasama po natin ang mga miyembro ng ilang grupo na binibilang po natin sa bagong generasyon ng mga novelty singers. Sila po yung mga singers na hindi nga natin maaaring sabihin na nasa mainstream, pero sila po ay may ganyang mundo na ginagalawan na kanilang kanila lang. Kung ano pong ibig sabihin ng novelty at kung paano nga ba nilang tatanggapin ang pagiging novelty singers nila, malalaman po natin, mga kaibigan, sa pagpapatuloy na ating pakikipagtalakayan sa kanila. Sa hapon po nito, mga kaibigan, kasama natin ang grupo ng Kerplunk, sina Marlon, George, Jeffrey at Nikki. At syempre, mula naman sa 3 days, sina Jerry, Toklitz, Ivan, Brian at Ivan. At sa H-Mom, syempre, kasama natin si PJ. At sa The Pulis, si Jay, si Gabe, si Rusty at si Renzo. At mula naman sa Gypsy Grind, sina Tina, Boboy, John, Mike at Bob. Magandang hapon sa inyong lahat at congratulations, ang gagaling niyong kumanta. Eto muna, kasi nagtataka yung ibang manonood. Ako rin mismo nagtataka ko. Kayo ba ay seryoso sa mundong pinasok niyo na ito? Kasi kayo, mga kabataan, mga bata pa kayo, ito ba mga barkadahan na nagkatulokan lang na medyo may marunong gumitara, marunong mag-drums, biglang nagkayayaan, pare, tayo tayo ng banda. Ito ba, seryoso ba kayo? Seryoso talaga. Sa The Pulis naman, masasabi niyo bang kayo ay nagseseryoso? Seryoso, seryoso. Okay. Seryoso kami sa banda. Kayo ba seryoso talaga? Seryoso. Wala kayong pinagsisisihan sa pinasok niyong karir na ito? Wala, kami mamamatay. Ayun, okay. Bakit tinawag ang pangalan niyo sa dinadala niyong pangalan ngayon? Paano? Tina? Ayan, Gypsy Grind. Kasi noong una wala kaming pangalan. Nagsama kami, mga isang taon na kami magkasama, kung saan kami nakapunta, Pampanga, Batangas, kung saan-saan, sa basketball, minsan basong tubig lang binibigay siya. Walang identity. Para kami mga nomads, kaya Gypsy. Kung saan-saan kami nakapunta. Okay. Tapos Grind, wala, kasi maingay. Maingay kami. Nag-grind lagi. Nag-grind. Okay. So The Pulis. The Pulis, dahil idol namin yung bandang The Pulis dati. Mm-hmm. Nung nag-umpisa kami, tatlo kami. Okay. Tapos medyo malulusog kami. Mukha ro kami mga pulis. Malalaki ang tiyan. Hindi ko yun sila. Okay. Sa Kerplunk naman, bakit tinawag kayo ng Kerplunk? Bali, nanonood kami ng TV. Okay. Wala pong pangalan yung banda namin. Kung ano lang. Mm-hmm. Parang Batman yung pinapanood namin. Di ba yung mga... Pero yung mga sound effect ng sapat ni Batman, lumabas ng pagsapat. Ayun, kahit sa comics, di ba? Meron mga ganyang kabab. Okay, at ang 3 days, paano ang tinawag? Tatlong araw nyo bang binuo ang grupo ninyo? Kasi dati tatlo lang kami. Tapos, yung first gig namin, tatlong songs. Mm-hmm. Tapos, 3 days na kami nag-practice. So, nabuo kami 3 days. Ayun. H-Bomb, paano nangyari na naging H-Bomb? Nag-iisa ka na nga, PJ. Nung galing ako sa States, nag-perform ako sa 92DB. Okay. Tapos, pero wala pa akong pangalan nun. Bale, sabi nung tao sa akin, dapat itawag sa'yo, ano, hydrogen bomb. Ayun. So, inano lang namin. H-bomb. Okay. Paano nabuo ang inyong grupo? Kayo magkakabarkada kayo, di ba? Masasabi ba natin na ang mga novelty singers na tulad ninyo, di ba pansinin kayo, ay mapagpansin? Uy, para tinan mo yun, ang baduy-baduy. Masasabi bang pintasero kayo? Okay, hindi kami pintasero, bulero lang. Pag nakita kayo isang lalaking dumadaan, paano niyo pinapansin? Parang may makita lang kaming konting mali sa atin. Kunwari yung buhok, medyo kulot, taas ang iksigsi. Parang gano'n. Mahaba na yung katawa na gano'n. Okay. Sino nagbibigay sa inyo ng mga inspirasyon kapag nagko-compose kayo ng mga awitin na ganito? Jerry, katulad ninyo. Actually, kung tutuwasan, group effort talaga yan. Mm-hmm. Pero, siyempre kung sino yung may unang idea, sasabihin niya, oy, meron akong idea para. Okay. Kunyari, magdadrive ka sa family, nakita ka mo si Georgia, ganyan. Ayun. Tapos tsaka namin bubuo. Yun. Teka muna, dito sa Gypsy Grind, may kinanta kayong hiki kanina, di ba? Sa inyong grupo ba, merong isang naging biktima o nang biktima na humarap sa inyong girlfriend na merong hiki o girlfriend na hinarap ng lalaki na merong hiki? Tina, makakapagsalita ka ba ito dyan? Makakapagsalita ko. Pero, okay. Nangyari ba sa inyo? Hindi, hindi po. Pero, nangyari po sa mga yung friends ko na close, tapos medyo iyak sa akin, so medyo nakaka-relate ako. Kitang-kitang mga hiki sa lengo. Pulis din, kung pwede kuhingan si Jay. Kasi meron kayong kinanta kanina yung paa. Diba? Kawawa naman ang kayong subject ng kanta ninyo na talaga nilait-lait na mula ulong ng paa na mukhang paa. Akala ko kasi malaki lang yung paa ng subject, diba? Pero mukhang paa.
May naging biktima na rin ba kayo ng mga shota ninyo? May pinagpalit kayo sa isang lalaking mukhang paa. Nako, kailangan magkabulgaran tayo ngayon. Hindi siya mukhang paa, mukhang ingrown. Ang paa! Galing talaga sa paa, di ba? Okay, biktima na rin lang at pambibiktima nga natin pinag-uusapan. Ang 3 days, medyo tatanungin ko. Yung kanta niyong Georgia kasi, grabe, naging impact sa publiko niyan eh. Actually, pagkaroon may mga grupo na lalaki, teka pare, mag-ingat ka, baka Georgia yan. Di ba ginagamit nila? Meron bang naging biktima sa inyo ng isang bading na pinick-up niyo siguro? Toklets, magsalita ka mo kaya pa nasa iyong kaganapan ng aming mga haka-haka. 3 years ago po yan, sa may hill po yan. Sa may hill po yan? Anong ginagawa mo ng Toklets? Pinick-up mo siya? Sinakay ko siya. Isinakay mo. At pagbaba ng isinakay mo, paano mo nalaman, Toklets, na isa siyang Georgia? May Adam sa apple siya. May Adam sa apple? Nagpunta na sa palengke o isa-isang sabihin na natin na sa isang lugar na talagang minataypan ka ng isang tera na hindi mo na itawid yung gusto mong sabihin sa kanya kaya gumawa ka na lang ng isang kanta para sa isang tundera. Actually, ano yan sa San Juan, sa Agora, yung palengke sa Agora. Yung, kasi nagpalengke tour kami dati. Tapos may nakita akong chick. Kaya ko siya ngayon may-ari ng palengke. Yung sobrang ganda talaga. Sexy. Huwag lang magsasalita. Bakit? Anong magsalita? Palengke talaga. Palengke lang talaga. I love you till forever. Till the days of never. Till my days are done. Kerplunk, sa anong probinsya nyo? Cavite. Cavite, okay. Yung melon rin nyo, di ba? Ang nilalaman, ng awitin na yan, puro hazhat, puro galis, puro ganun ang tapit nyo, ang taksa nyo. Teka muna, yung melon rin, gumagapang yan. Sa nilalaman, isiya kasi ang tulad sa Cavite, na ang melon rin talaga, parang pakwan, di ba? Gumagapang yan sa lupa. Pero, merong puno ng, puno ba natin matatawag yun? Umakit sa puno. Minsan isang panahon ng buhay ninyo mula nung magpakaseryoso kayo sa pagbabanda at nalihin niya kayo sa novelty. Meron bang pagkakataon na parang ikinahiya ninyo yung mga awitin ninyo? Mas hindi ako yung gumagawa ng kanta. Okay. Lala, hindi, proud pa nga ako eh kasi... Dapat proud kayo! Kasi kanta ko yun eh, di ba? Oo. Mamalaki ko yun. At tinanggap ng publiko. Oo. Okay. Sa kaya naman ng tao eh. Okay. Sa Gypsy si Don, ano ang naging unang reaksyon ng pamilya mo nung malaman na ikaw ay isang novelty singer? Tuwa sila na umalis-alis na ako ng bahay. Okay lang sa kanila kasi hindi na ako nangingin ng pera. Nung una, medyo hindi sila natuwa eh. Kasi yung iba, ang dating, mga nagda-drugs yan, ganyan. Oo, kasi yun ang... Siyempre, parang meron kaming idea kung paano tatanggapin ng tao. Yung nagmamalaki na sa barkada pa lang nila. Si Mickey, nasaan si Mickey? Mickey, ang mga barkada mo, anong reaction nila pag narinig ang mga awitin ng Kerplunk? Masaya po sila. Medyo pag nakikita ko, special drink din po. So, natuwa sila sa amin. Anong masasabi ninyo sa sinasabi ng ibang singers at saka ng ibang kababayan natin na medyo ayaw yata nakakakita ng puno na lumalaki, binabato agad? Sabi, flash in the pan lang daw mga tulad ninyo. Kumbaga fad lang, uso lang, bukas makalawa wala na. Hindi, tingnan na lang natin. Ay, hindi, kasi sabi ko nga na dito na kami mamatay kasi kumbaga dito na kami mabubuhay siguro. Sana magtagumpay kami kung tatagumpay kami.
Kasi sa amin naman po, ano, tumutugtog kami dahil gusto namin, feeling namin. Oo, nandiyan ang kaligayahan mo. Yun yung form ng expression namin. Kung papatok siya, fine, thank you. Oo. Kung hindi, maghihintay uli. Yeah, tuloy, hindi, tuloy pa rin kami. Bakit kailangan sa novelty songs kayo mag-concentrate? Ito ba ang pinakamadaling paraan para kayo ay makilala agad? Mas mahirap gumawa ng nakakatawang kanta kaysa sa seryosong kanta. Hmm. Kasi ang daling mag-miss ng patawang kanta, ang daling bumalpak eh. Nag-concentrate kami doon kasi mas pag natawang tao, ibig sabihin malakas yung meron. Oo. Kuminsan ba yung girlfriends ninyo ay ginagawa nyo ng awitin? Madalas. Nung ikaw makipag-split sa isang kasama ko sa Hanap Buhay, ginawan mo ba siya ng awitin? Bala ko mamayang gabi. Kung gagawa kayo ng novelty songs tungkol sa inyong sarili-sarili, sa inyong grupo, ano ang gagawin ninyo? Ano ang titulo? Kung ang karakter at personalidad ng inyong grupo ang pagpapasihan? Kung gagawa kami ng title ng kanta, ang magiging pamagat, Tino. Gusto namin tumino. Nakakalito. Kasi yung mga tao nalilito sila sa personality ko. Since, bakit? Since I grew up in the States, so everybody thinks na masyado akong mayabang. Saucy. Saucy, mga ganun. Pero when they get to know me, oo. Mabait pala ako daw. Chicken. Okay. Steak dahil malaman kami. Malaman. Ngunit, ang beef steak kasi may sibuyas yan eh. Oo. Sensitive rin kami. Sensitive kami. Chapsuy. Chapsuy? Dahil, kumbaga ikaw nga sa kabisayan, saksak sinagol kahit ano pwede. Parang ganon. Okay, ang Kerplunk? Kulit po, kulit. Kulit! Dahil makukulit kayo by nature. Maraming salamat sa inyong lahat kasi meron na kayo na patunayan, huwag niyong sabihin na nangangarap pa lang kayo dahil napakaaga nung panahon na ibinigay agad sa inyo yung mga pangarap ninyo. At dahil sa ipinakita niyong galing na yan, sa pagiging henyo niyo sa paggawa na awitin, may kaunting sorpresa sa inyo ang Cristy Fermin para sa aming ikatlong taong anibersaryo at pangatlong araw ng aming anniversary ngayong hapon ito. Tinatawagan natin si OG Diaz, si Richard Pinlac, Lisa Endaya at si Ana Pingol. Ito ang sorpresa ng Cristy Fermin na alam namin na magiging kasing halaga ng inyong mga awitin. Okay? Para sa Kerplunk. Sa Cristy Fermin, sa The Pulis, at sa Gypsy Grind. Ayan. Salamat na lang tumubuo ng konseho. Okay. Sa pagbibigay sa amin ng napakagandang salamin na to. Okay. Na may mga letra. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po siya, siyempre. Pagsaludo namin yan sa galing ninyo. First time namin nagkaroon ng ganito eh. Maraming salamat. Thank you so much. Nakakaya naman. Okay. Bigay sa amin nito. Nakakaya ka. Ngayon lang pinaka-receive ng block of appreciation na ganito. Usually mga palakpak of appreciation lang. Ayun. Parehong importante yun. Ngayon ako naka-receive ng ganito. Happy anniversary. Thank you so much, yung lahat. Mga kaibigan, marami po nagtangka. Pero ilan lamang po yung binigyan ng katuparan ng kanilang mga pangarap. Maraming salamat sa inyo. Congratulations. Magbabalik po ako na agad, mga kaibigan. Kaya po yung magsi tayo. Lagay ang kanan kamay sa ating dibdib at awitin ang pambansang bayan. Dami ng hilingin ay aking pa rin pilihin.
kasamaan mo, kita ay paliwanagan. Pakikisama! Abay, marami kami alam dyan. Oh, 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 oh. Kaibigan, oh, 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 oh. Kaibigan sa umisa'y kaibigan lang. Ngunit iyo hindi mawawakas dyan. E papano nga naman kung babae kaibigan? Kausap mo sa telepono, maghapon magdamag kung ika'y nababato. Eksena mo sa chase, ikukwento mo, pagkatawa sasabihin niya. Ikaw ay
masaya tumawa ka. Kung ikaw ay masaya tumawa ka. Kung ikaw ay masaya buhay mo ay sinsaya. Kung ikaw ay masaya tumawa ka. At maraming maraming salamat na muli sa lahat ng kaibigan sa pagsama ng sa amin kahapon ng Miyerkules. At sana po bukas araw ng Huwebes ay muli niyo bukas samahan sa isang pang-espesyal na handog ng Cristy Fermin para po sa kanyang ikatatlong taong anibersaryo. Muli maraming maraming salamat sa Kerplunk, 3 Days, H-Bomb, Gypsy Grind at sa Pulis. At isang taong sa pusong pagkasalamat sa mula sa Stop and Cristy Fermin para po sa Campo, West Avenue. Hindi lamang po mga kaibigan dahil pinagdami po lahat ng lugar ngayong hapong ito, kundi dahil po sa napakainit at napakagandang pagtanggap sa amin ng inyong mga tauhan. Maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat ng kaibigan ng bukas po muli. Dito lamang po sa Cristy Fermin. Hey, thank you so much for watching the Cristy&Teena Johnson Project. Sorry sa video, medyo garagal siya. Tsaka yung audio, medyo, you know, I tried to enhance it a little bit. So, thank you for bearing with it. But, like I said, lumang-luma na ito. Lumang tutugin. But thank you for watching. And just subscribe if you can. Like if you liked it. Dislike if you disliked it. And anything that we can improve, just let us know. Pakisabi na lang, ha? Okay, take care. And until next time, English, Tagalog, whatever. Okay, magsi tayo. Lagay ang kanang kamay sa ating dibdib at awitin ang pambansang bayan. Sa sabihin niya.
strengthening our friendship. Alam mo, kapatid lang ang tingin ko sa'yo eh. Pero, don't get me wrong ha. The problem is, it's not you eh. It's me. Uy, pwede bang friends na lang tayo? Diba it's better that way?